Hey guys, it's Girly Yogi and welcome back to my channel. So for today's video, as promised dun sa last video ko, kasi diba hindi ko nga masyadong hinabaan yung sinabi ko about kay Anne. So eto na, dito ko naaayusin. Ayusin? Heck. So ayun. So as you can see sa title, this vlog will contain how I met Anne Lopez. Yeah. Na-meet ko si Anne Lopez. Nakilala ko siya sa... Saan ba? Sa IG. Nag-scroll ako do. Yun. Ba yan? Nag-scroll ako sa IG feed ko. Then nakita ko yung photo niya. Na, ito, alam ko ito yung photo na yun eh. Wait lang. Let me search for it. Wait lang. Nag-live po sila Anne ngayon eh. Oh. Wait lang. Asa na? Papakita ko yung photo kung saan ko makita si Anne. Tapos, in-story ko yun. And, ayun. Yun yung photo niya sa Superview. Ah, tama. Ito nga. This photo. Ayan. Ganda nyo dyan oh. Sobrang clear skin niya. Sana all, diba? Sorry ng ganong skin. Hot dog. So, yun nga. Dun ko na-meet si Anne. Then, I watch her vlogs starting then. Ano yan? 2019 ko yan nakita na photo ni Anne. Then, ayun. Tuloy-tuloy na. Pinanood ko na yung vlogs niya. Sinubscribe ko yung channel niya. Then, pinapanood ko yung IG stories niya. Then, ayun. Nakakailan din na ba ako bilangin natin, di ba? Char! Tapos, ayun. One time, nag-tweet siya sa Twitter na kung sino yung malapit sa SMBF or nasa SMBF that time. Andun daw siya. So, ayun. Ako malayo pa ako. Kasi kabilang side ako ng Paranaque. So, may banda ako na SM Bicutan. Tapos, yung SMB sa kabilang side yun. So, may sukat. Ayun, nagpaalam mo kay mama na pupunta ako, ganun-ganun. Pero di ako pinayagan ni mama. Una. Kasi nga, wala akong kasama. Then, biglaan lang ako nagpaalam. Tapos, pinayagan din naman ako ni mama. Pero, dapat kasama ko yung kapatid ko. Sige, okay lang. Para makapunta pa din ako. Sinama ko na lang yung kapatid ko. So, ayun. Kita ko na si Anne. Then, as in, kung ano yung nakita mo na personality ni Anne sa videos niya. Ganun na ganun din siya in personal. Like, as in, legit. Kung palatawa siya sa videos niya, ganun na ganun din siya sa personal. Madaldal talaga si Anne. As in legit, hindi kayo mauubusan ng kwento pag magkasama kayo. Tapos, nung next na na-meet ko si Anne, ayun naman, sa Manila naman yun. Nag-chat siya sa GC ng Amazing na kung sinong nasa Manila, nasa intra sila ngayon, ganyan. Eh, that time, may pasok din naman ako nun, eh, nagkokondo ako sa Manila. So, wala din naman akong pasok nun kinabukasan. So, pumunta ako. May pagkita ko kay Anne. And kasama ni Anne nun, yung best friend niya na si Bea. Tapos, kasama na rin si Gerard nun. So, nag-intranight kami nun, habang nag-IG live si Anne. Ang struggle nung pagla-live nun ni Anne kasi ang hirap makahanap ng maayos na lighting. Pero ayun, naano naman ni Anne, nagawa niya naman na maayos yung pagla-live niya nun. Then, napag-TikTok kami nun, bonding, usap, ganun kaming apat, ganun. Ayun. As in, nung time na yun, dun ko pa mas nakilala si Anne. Kasi, mas nakasama ko na mas matagal doon si Anne compared nung una. Kasi nung una, siguro almost an hour lang
almost an hour ko lang nakasama nun si Anne kasi gabi na rin yung time na yun. Then eto, hanggang 9 ata kami nun? Or, basta yun, ano na, gabing-gabi na kami naka-uwi. Tapos isipin mo yun, uuwi pa si Anne from Manila, tapos pa Cavite. Bang layo, grabe na sipag yung magbiyahe. Tapos yung beso niya, layo pa din ang uuwian. Grabe sila. Tapos, ayun, third na nagkita kami sa nung may shooting sila. Ayun, nung sakto nung time na yun, walang paso kasi holiday nun. Hindi na ako umuwi kasi gumaba rin ako ng requirements ko sa subjects ko. Tapos, natapos ko naman ang maaga yung requirements ko. So, ayun, pumunta ako after kong gawin yung requirements ko. Then, sinamahan ko sila habang nagsushoot. So, dun sa tatlong beses na nakita ko, at nakasama ko si Anne, nakita ko talaga na yung personality niya is very outgoing. Na kayang-kaya niya na makisama sa ibang tao, and napakamasayahin niya talaga, as in legit sobrang, alam mo yung ano, kahit first time niyo pa lang magkita, magiging comfortable na kayo sa isa't isa agad. Tapos ayun, tapos kung gusto niyo rin naman na mas nakaka-bonding niyo si Anne, nakakausap niyo ganon, DM niyo ako or yung fan account ng Amazing or ng with Anne and Gerard. Tapos add ko kayo sa GC namin. Kasi makakausap niyo talaga silang dalawa doon. Legit. Then, nood din kayo lagi ng live. Pag may live si Anne at si Jared sa IG. Tulad nga nung ano, yun pinakita ko kanina. Yun, nagla-live sila kanina. So, di ko tumigil muna ako ng panood. Kasi ito, gagawin ko muna yung vlog ko. And, hindi lang dahil, hindi ko lang ginawa tong vlog na to. Na nasabihin ko kung bakit ko, kung paano ko na-meet si Anne. Ito rin yung appreciation video ko for her for reaching 30,000 subscribers last Wednesday. Kasi nasa 23,000 lang ata or 24,000 nung nag-subscribe ako sa kanya. Kasi yun nga sinabi ko naman na recently ko lang na-meet si Anne. Tapos, ayun, natuwa ako doon sa panonood ng vlogs niya, kaya tinuloy-tuloy ko. And, eto nga, naging, fan and admin ng Amazings. Kaya, yun din yung sobrang nakaka-proud sa part ko na nakikita kong nag-grow si Anne. Especially, nakita ko rin yung pag-grow ni Anne with Gerard. Nakikita ko kasi na sobrang matured silang dalawa to handle shits and life. Ayan. Yun. Kung napanood niyo yung vlog nila last night, as in makita mo talaga doon how matured they handled each other. As in legit. Ayan nga. Sobrang proud ako sa lahat ng achievements ni Anne. And kung ano man yung mga struggles and challenges na pagdadaanan pa niya, andito lang ako always to help and support her. Hanggang sa makakaya ko na suportahan siya in everything. Andito lang ako always. Pwede mo akong kausapin and all na if you need someone to talk to. Andito lang ako always. Para sa inyong dalawa ni Jared. So, stay strong sa inyong dalawa and stay strong sa Amazing.